yun, ngayon naman pupunta tayo doon sa atin na supplier ko kasi may mga orders ako, confirm orders, binayaran na kay Shopee. So ngayon kukunin ko yung item, saka loob ko lang siya babayaran. Okay, so pwede na ako magkipag-arrangement din naman sa mga suppliers ko na saka ko na siya babayaran pag naibayad na ni Shopee sa akin. Pero since meron tayong konting fund ngayon na nakuha sa mga unang sales ko, of course, diretso na natin babayaran. Kaya samahan niyo ako, tara na. Ayan, so nasa partner na ako na nasa baking supplies na ako sa kung saan andito yung partner ko. So ngayon pagka-order sa akin sa Shopee, ang gagawin ko naman kukunin ko yung mga supplies dito sa partner ko kung saan ako kumukuha ng mga stocks. Saka ako siya ipapack, tapos saka ako naman ipapapick up kay Shopee. Mamaya papakita kung paano gagawin yun. Okay, maya lang konti, tara. Ayan, so tapos ang gagawin ko ngayon, nakaready na yung mga items ko. I-repack ko na lang pag din sa bahay. Ayusin ko na lang siya, i-repack ko na lang siya. Then, ready na siya for pick up tomorrow ng shipping company. Sa aking partner din. Okay? Ayun, so bago po natin mass ship yung ating pong mga item, make sure na na-arrange na po natin siya, kompleto na po siya, nakabalot na rin po siya. Okay? So kung nakabalot na siya, gagawin na natin yung process ng mass ship sa application or sa website. So ang gagawin natin ngayon is dito tayo sa website gagawa ng ating pong process ng mass ship. Okay, so kung napansin nyo kanina, meron akong mga cover na, no? Meron akong cover na ginawa sa aking pong tawag doon sa aking pong mga product kasi nakahingi na po ako sa mga JNT branches at saka sa ating pong mga riders. Kaya nakapackage na sa akin. Okay, sa mga gawin, refresh lang natin saglit. So, naka-refresh na po tayo. Okay, so dito sa to-do list, makikita nyo dito sa to process, meron pong 3. To process shipment, meron pong 3. Ibig sabihin niya, ang tatlo na yan, yan po ay naka-order na. Confirmed na by Shopee na ready na siya for shipment. And para makita natin yung details, click lang po natin iyon. At ito na po, lalabas na po yung mga items or products or goods na kailangan natin ipa-ship. Okay? Guys, napapansin nyo, mayroon dito nakalagay arrange shipment. Pwede mo siyang i-process isa-isa. Subalit, mayroon tayong option na sabay-sabayin na sila. Ito po yung mass ship. Ito nga po yung ating pag-aaralan ngayon. Okay, itong mass ship na to, yung sabay-sabay mo silang ipa-process kaysa pa isa-isa. Itong lahat ng mga item na to. So, let's begin. Okay, para ma-process lahat itong lahat ng item na to, click mo lamang itong mass ship. Okay, ito pong mass ship, click mo lamang yan. At lalabas po ito pag i-click mo yan. Okay. Yan. Okay, details po yan ng ating po mga isi-ship dapat. So, nasa mass arrange shipment tayo na page ngayon kung saan pwede nating i-process ang ating mga product for pick-up ba or for drop-off. Ito po yung mga options. Ngayon, paano bang gagawin? Okay. Okay, pero bago tayo mag-proceed, tingin mo dito sa may order status na part. Ito po yung mga date kung kailan mo dapat i-ship yung iyo pong product. Okay, let's proceed sa process. So dito sa mga product mo, is pwede mo siyang i-click isa-isa depende doon sa date ng shipping deadline. Ito yung area na yan. Okay, yan. So, pwede mo siya i-click, dalawa lamang, ang imamas ship mo. Pero, pwede mo rin pagsabay-sabayin na lahat. Okay, pagsabay-sabay mo na, more than 3, 4, 5, click mo lamang itong box yan, nasa ibabaw. So, lahat na yan is matcha-check na. Yan. Kahit magkaiba-iba pa yung order shipping due nila. Okay, so kahit na magkaiba-iba pang date yan, pwede mo silang pagsabay-sabayin. Check mo rin yung quantity na yung ipapaship versus doon sa actual talaga na gusto mong ipaship. Yun. Ayan. Dito, mapapansin mo meron 3 ang selected dito tapos marami ka palang isiship. So, baka meron lang na uncheck ka. Okay? Okay na lahat. Just click mass arrange pick up. Kung pick up po yun. So, sa akin kasi pick up, yun ang clinic ko. Okay. Ito yung isa sa confirmation. Meron dito sinasabi na will arrange pick up for 3 orders or quantity ng orders na yung papaship. So, tingnan nyo po dito sa may, ano, sa may date. Yan po yung petsa na kung saan gusto mong puntahan ng rider.
So usually kasi ang available is kinabukasan from the day na mag-arrange ka ng pickup. Pero ngayon 14 ngayon 15 kinabukasan is yung pinaka malapit na pickup. Okay. So pwede ka mamili up to 1 week nga to eh, yung andi dito. So pwede ka mamili ng up to 1 week doon sa petsa na gusto mong puntahan sa iyo ng rider. Okay. Sa akin okay na to. Actually okay na to yung ganito eh kasi naka-arrange naman eh. So okay na yan, kinabukas pipikapin na dito sa akin yung mga items. Ganon. Ay, yan. Okay. Ngayon, kung meron kang remarks, halimbawa, details kung saan pipikapin, basta kung meron kang mga, ano yung mga landmarks, anong oras, pwede mong ilagay dito sa remarks. Diba ako, pick up time, ganito, 1 p.m. kasi yun yung time na available ka. Okay. So yun yung ano. Mga remarks, pwede yung padala po ng pouch na ganito, pwede mong sabihin yung kasi wala kang pouch. Yes, a reminder, doon may mga dala man talaga yung mga riders. Okay, so dito sa pickup address, check nyo dito sa baba, sa pickup address, pwede mo po yan baguhin dyan kung saan yung pickup address. Kasi, alimbawa ako, may mga partners po ako na doon ko na pinapakuha yung products, pinapabalot ko na lang sa kanila. Pwede mong baguhin yan dyan. No, hindi kailangan na nasa iyo yung item. So basta make sure lang na nakabalot sa kanila. Pag okay na yan, pag na-change mo na, pag o di kaya yan na mismo yung address na papapick upan mo, i-click mo na ngayon yung confirm. Okay, so ibig sabihin all set na yung mga orders mo, all set na, pati yung pick up date, pati yung remarks, kung mayroon ka mang remarks, set na, pati yung pick up address, click mo na ngayon yung confirm. Click mo na siya. Pag-click mo sa kanya, pag-click mo na yung confirm, ito po yung makikita natin. Arrange shipment progress. So, ngayon, successful po yung arrangement ng shipping natin. Okay, so may lalabas na po dyan ng mga tracking numbers. Okay. Pag i-download mo yan, so pag i-download po natin to, kasi ipiprint nga natin siya eh. Ang waybill po, o yung shipping details is downloadable na po siya ngayon. Ito po, so kung napansin nyo, meron akong isa, dalawa, tatlo na po yan na waybill. Okay, so a-arrange mo na lamang yan, ipiprint mo yan, isusulat mo yan, or ayan, kasi dati po kasi, okay, update po, dati po kasi ang nagpiprint nito si JnT. Ngayon, tayo na, yung mga seller na. Okay, so ngayon, i-record mo itong mga details ng mga tracking number. Okay, i-record mo yan kasi kung iba-iba yung product mo, dapat ano, i-check mo to. Hindi ka magkamali ng dikit doon sa package. Okay, so ipaprint mo ito ngayon. Yung sa isang bond paper, pwede na magkasya yung apat eh. Apat na waybill. So pwede na siya magkasya pag ipaprint mo. So i-arrange mo na lang sa isang bond paper, i-edit mo na lang to. Hindi na kaganito kasi ito, pag i-print mo ito ng direkta, isang waybill, isang bond paper po yan. Halimbawa ganyan. So, i-arrange mo na lamang po yan doon sa isang bond paper. Okay? So, balik tayo. So, ako download ko na to. Okay? So, balik tayo dito. So, ngayon, hihintayin mo na lamang yung pagdating ng rider. So, arrange mo is okay na, set na, all good na. So, hintay na lang natin yung pagdating ni rider. So, pagdating ni rider, kung hindi ka pa nakapag-ready ng box, ng pang-pack, so, ang gagawin mo, hihingi ka ng pack sa kanya, ibabalot mo yung mga item mo, ididikit mo ngayon yung mga sticker or yung mga band paper na pinaprint mo, isecure mo siya, ha? Secure mo siya. So, yun. I think yun lang ang dapat nating alamin ngayon sa mass shipping. Ayan, so I hope na may mga natutunan kayo. Palambing naman po. So, baka pwede naman po maglambing ng ano dyan, ng tawag doon. Subscribe para po sa additional pang information na share po natin in the future. Okay, so, yun. So, thank you so much po. So, ito po, i-update ko rin po kayo sa nangyari po sa amin dito sa ating pong mass shipping. Ito po. So, andito na, dumating na si Kuya JnT. Didikit ko na ngayon itong mga sticker dito. Okay? So, ganun lang kabilis.